Maraming salamat, Secretary Romualde, sa iyong pagpakilala at sa konting pagkwento ng background nitong ating proyektong ito. Congressman Amado Bagat Singh, Mayor Alfredo Lim, congratulations sa inyong dalawa. Sabi ni Amado, ito noong araw, isa sa pinakamahirap na bahagi ng Maynila, Dagonoy. Ang ganda-ganda na ng ating palengke at itong mga commercial building dito. Congratulations sa mga taga-Dagonoy. Si Joey Concepcion, isa sa nabanggit natin doon sa State of the Nation Address dahil sa tulong ng Go Negosyo sa mga maliliit na mga negosyante, congratulations din dito sa launching. Si Pangulong Colting, Pangulo ng Benguet State University, congratulations din. I would like to acknowledge the presence also of Special Envoy Carlos Chan. Dahil siyang inaasahan din natin na magde-develop naman ng snacks, Oishi snacks, para gumagamit ng vegetables from Benguet. I'd like to acknowledge the presence also of former Secretary of Trade and Industry, Joe Concepcion, and Mrs. Concepcion. And congratulate the whole family dito sa golden anniversary ng RFM Corporation. Sabi ni Joey, ang celebration daw nila ng 50th anniversary ay sa pamamagitan ng hindi itataas ang presyo ng apat na importanteng produktong binibili ng karaniwang taong bayan. Baka pa nga bumaba ang presyo in the whole year 2008. Congratulations at maraming salamat. Pero ngayon, inilulunsad natin itong vegetable-enriched pansit canton na ang tatak, Proud Harvest. Talagang pinagmamalaki natin. Nagmula sa pananaliksik ng Benguet State University. Kay Dr. Rogelio Colting, presidente ng universidad, at lahat ng mga guro at researchers ng BSU, kung sa inyong matagumpay na paggawa nitong veggie noodles, congratulations. Kay Joey Concepcion at sa kumpanyang RFM na distributor nitong veggie noodles, salamat. At gaya ng sabi ko, nakilala na si Joey bilang nangunguna sa pagpapalaganap na maliliit na negosyo sa pamamagitan ng programang Go Negosyo. Malaki ang maitutulong ng RFM ngayon upang makilala ng taong bayan ang kahalagahan ng masustansyang noodles na ito sa pagbibigay lunas sa problema ng kagutuman. At kay Serge Remonde, Director General ng PMS, at sa buong PMS, salamat. Nung Marso, gaya ng sabi ni Serge Remonde, nung Holy Week, nagpalabas ako ng 10 milyong piso upang tulungan ang pananaliksik tungkol sa veggie noodles. Dahil si Serge ay kasama ko noon, at dahil hihingiin namin ang tulong ng Go Negosyo na kabalikat ni Serge, inatasan ko si Secretary Remonde na tutukan ang proyektong ito. Napakabilis ang produksyon. Sa loob ng 4 na buwan, may veggie noodles nang mabibili sa palengke. Congratulations! Ang noodles na inihain natin ngayon, gaya rin sabi ni Joey, ay nagmula sa kalabasa. Panimulang produkto lang ito. Sa mga susunod na buwan, inaasahan ko ang Benguet State University
na maglalabas ng noodles galing sa carrots, sa luyot, at iba pang mga gulay. At gagarawa rin sila ng iba pang mga produktong pagkain na hango sa gulay. Kagaya ng snacks na inaasahan natin si Ambassador Carlos Chanaman ay tutulong mailabas. Pinagsamantala ko nga ang pagbisita sa Benguet noong Holy Week para atasan ang pag-aaral ng paggawa ng veggie noodles na raw materials na maaaring kunin sa salad bowl ng Cordillera. At huwag mong kalimutan, President Golting, yung pinakbet bowl ng Pangasinan. Tulungan din natin. Gaya ng Villasis. Sabi ko noon, ang veggie noodles ay maging bahagi ng mga binebenta sa tindahan natin stock. Yung mga mahihirap na lugar, meron tayong tindahan natin. Pwedeng ibenta ang veggie noodles doon. Itong programa ay binibigyan ng malaking alokasyon sa pambansang budget itong taon. Ang mga veggie noodles na pinalakas ng gulay ay naging mas pasustansya at mas masarap at mas mura gawin sa panahong ito kasi lumilipad ang presyo ng arena, kaya mas mura ang veggie noodles. At pag-iibayuhin din ang kita ng mga magsasaka. At bibigyan lutas ang problema ng storage. Kasi yung gulay, madaling mabulok. Kaya pag na-process sa veggie noodles, wala na mabubulok na gulay. Pakakainin itong pambansang proyekto ang ating mga bata. Tutulungan ang ating mga magsasaka at mabibigay sa ating mamimili ng higit at mas mabuting pagpipili ang sustansya. Sa susunod na linggo, mabibili na ang Proud Harvest sa mga palengke ng Cordillera, Ilocos, at Cagayan Valley, at pati na rin sana dito sa Metro Manila. Pati na rin sana dito sa palengke ng Dagonoy. Ang veggie noodles at iba pang masustansyang processed food ay kabilang sa ating mga programang naglalayong bawasan ang kagutuman. Hinahatid natin sa mas maraming mamamayan ang masustansyang pagkain sa abot-kayang halaga. Dagdag dito, ang paggawa ng pagkain ganito ay tumutulong din sa paghahanap buhay ng mga nagtatanim ng gulay. Ang ginagastos natin para sa ganito mga programa, magtitiyak sa kakainin ng taong bayan ay pawang nanggaling sa value-added tax. Ang VAT sa langis at mga produktong petrolyo ang pinagmumulan ng 80 bilyong piso na ibinabalik ngayon ng pamahalaan sa taong bayan bilang mga programang tumutulong sa mahihirap. Nagpaparami ng trabaho, nagpapalaki ng kinikita ng taong bayan. Komprehensibo ang ating programa sa pagkain. Sinusunod natin ay estratehiyang supply at demand. Sa supply, pinapalago natin ang produksyon sa mga pamamagitan ng mga programa katulad ng fields, kabilang dito ang pataba, irigasyon, pamumuhunan, punla, binhi, mga kagamit sa pagtatanim at pag-ani, at maayos sa distribution system na binubuo ng magagandang kalsada, mga farm-to-market road, mga roro at mga baksakan ng ani at pati rin mga tindahan natin outlets na nagbebenta ng mura. Murang bigas at murang noodles, yan ang specialty ng ating tindahan natin. Kaya itong noodles na ito ay ibebenta sa tindahan natin. Malaki na rin ang iniunlad ng ating distribution system ng pagkain. Magmula nung tinapos natin yung Western Nautical Highway, yung Roro ba na dumadaan ng Iloilo, Negros, mula Mindanao hanggang Luzon noong 2003. Naging mas kaya ang transportasyon ng mga pagkaing bilihin. Yung mga Roro ports na nagdudugtong sa ating Nautical Highway, magsisiguro na pare-pareho ang presyo ng ating veggie noodles. Maging dito sa Maynila, sa Mindanao, o sa mga tinamnan ng gulay sa Benguet.
Sa demand side naman, upang maging sapat ang kinikita ng mamamayan para sa pagbili ng pagkain, ginagawa natin ang lahat para mas umangat ang pamumuhay at mas dumami ang trabaho. Tinuturuan din ng pamahalaan ang wastong pamamaraan ng pagkain para balansyado ang sustansya at wastong pagpaplano ng pamilya sa pamamagitan ng natural family planning. Kaya ngayon, higit natin kailangan ang sipag at pagkakaisa. Sana magkapit-bisig tayong lahat para makamit natin ang mga pangarap ng mga taga-Manila pati na rin ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat. Tangkilikin natin ang proud harvest at matuto tayo ng wastong pagkain. Congratulations! Mabuhay, Dagonoy! Ladies and gentlemen,